Ang Mariposa strings daw, since 1948, ay isa sa pinakamagaling o maayos na pamalit na electric guitar strings. Malalaman natin. Nood lang kayo. Kayo ba ay gitarista na tumutugtog ng more than 8 nights a week? Na kagaya ko, dati. O biyahero, na kagaya ko, dati. O tipong marami kayong gitara, na kagaya ko, ngayon. Ang palaisipan kasi natin ay ang ating steady supply ng quality replacement strings. So, replacement meaning hindi original bibili natin. Medyo tamang tipid to. Para sa akin kasi, medyo hindi practical na puro original ang bibili ko ng strings. Dahil nung panahon ko, ang isang set ay 500 pesos. Pero ngayon, medyo swerte na ang mga bata. Sa halagang 250 o 200 pesos, ay meron pa ng original na japake na strings. Yung tipong packaging pa lang, eh, kaduda-duda na. Ngayon, dahil practical nga tayo, o tamang tipid, ang tanong, paano pumili ng maayos na replacement na electric guitar strings? Isa lang ang dapat nating malaman o masagot. Dapat ang mga ipapalit nating strings ay namamagnet. Dahil kung hindi siya namamagnet, mahina ang tunog niya sa electric guitar. Nung panahon ko, may kasabayan na brand ng Mariposa eh, yung The Best. Napakamura nun, laking tab, matagal kalawangin. Kaya lang, hindi gaano namamagnet, mahina ang tunog niya sa electric guitar. Hindi siya pasado bilang pamalit. Ang Mariposa strings, yung 1, 2, 3 niyan, yung plain o yung maninipis, namamagnet siyan eh. Na magnet. Yun. Kaya lang, yung 4-5-6 ng Mariposa, hindi ganong namamagnet yun. Kaya ang tunog niya sa electric guitar, eh medyo mahina. O kung tawagin namin dati, ban-ban. Kaya hindi siya pasado bilang replacement. Ang ginagawa ko nun, nung bumabiyahe pa ako, bumibili ako ng mga limang set na original, good for 6 months to 1 year na yon. Ginagamit ko na, syempre, ang unang mapuputol o mabubulok ay yung 1, 2, 3. Ang pamalit ko ngayon sa 1, 2, 3 ay Mariposa. Bumibili ko niyan ng tig-isang kahon ng 1, 2, 3 sa Divisoria. Nung 20 years ago, ang halaga lang nun, 2 piso o 1 piraso. Ganong kalaki na titipid ko. Ang packaging ng Mariposa strings since 1948 ay tatlong klase. Noong unang panahon ko, yung purple saka transparent lang, wala na yun eh. Hindi na nila ginagamit yun eh. Ngayon, ang sumunod na packaging ay ito, itong dilaw. Ang pinakabago ay itong parang tangerine. Sa tangerine, walang problema o yung sa bagong packaging, madaling mag-add to cart o bumili online dahil nakikita mo agad sa picture o sa packaging, sa plastic, yung number ng strings. 1A, 2A, 3A at nakikita mo yung kapal niya o sukat. Yung letter A, huwag niyo nang pansinin yun. Walang kinalaman sa kapal ng strings yun. Ang dapat nating tutukan dito ay yung number sa baba, yung kulay pula. Number 1, 0.009 inches ang kapal niya. Number 2, 0.011. Number 3, 0.016. Kung mapapansin nyo, yung sukat na yan, eksakto yan sa ano eh, sa extra light na gauge o 9s. Ngayon, kung gamit nyo light gauge o 10s, hindi pwede itong mga sukat ito. Sa lumang packaging, sa dilaw, ito medyo nakakalito to. Dahil hindi nyo kita agad yung kapal ng strings. Ang nakalagay sa plastic ay number saka nota. 0C, may naman ito pambanduri ito eh. 1E saka 3, walang G, dapat medyo ito eh. Okay. Pero may secret yan.
minsan kasi hindi pinakikita ng mga online seller yung likod ng plastic eh. Meron niyang table dito eh. Ang tawag ay string size table. Bukan nyo lang yan. Makikita nyo lahat yung number ng strings sa kayong kapal niya. Sa inches saka sa mm. Pero huwag nyo lang intindihin yan dahil pinili ko na yung mga katumbas niya eh. Sa bagong packaging, number 1, ang katumbas ay 0C. Number 2, katumbas ay 1E. Number 3, katumbas ay number 3 sa lumang packaging. Ano ngayon ang masasabi ko sa Mariposa strings? Okay ba siya? Masado ba siya na pamalit na strings pang electric? Teka, isipin ko lang. Ayan, naisip ko na. 30 years ko nang ginagamit tong strings na to. Pinanggigid ko siya. Kung volume lang ang pag-uusapan, okay naman siya. Pero kung quality, syempre, iba yung original. Hindi mo pwedeng ihambing yung original sa Mariposa strings. Take note ha, ginagamit ko lang ay yung 1-2-3 ng Mariposa. Yung 4-5-6, medyo mahina ang tunog, hindi siya pasado, pamalit sa strings pang electric. May mga feedback ang mga gitaristang kagaya ko na gumagamit ng Mariposa. Sabi nila, madali daw maputol yung number 1. Tama naman yun. Minsan pag gigil ka, first song pa lang, putol na kaagad yung number 1. Pero kung ang bridge mo ay Floyd Rose, medyo tumatagal ang buhay ng Mariposa. Dahil sa Floyd Rose, pinuputol mo yung bola eh. Ngayon, kung ang bridge mo ay standard, ayun, medyo madaling maputol ang Mariposa. Kasi ang Mariposa strings, ang putol niyang madalas dito sa pinakapuno ng twist eh. Diyan, oh. Dito napuputol yan eh. Ang dapat na putol ng strings ay banda rito sa contact ng strings sa saddle. So, nung ko pa napapansin to eh, parang medyo masikip yung pagkakatwist nila. Wala siguro silang makina na magagaya yung sa original. Kaya darating nga tayo sa pinakapakay ng video ko, isi-share ko kung ano ginagawa ko para medyo tumagal ang buhay ng Mariposa strings sa standard bridge na gitara. Ang ginagawa kong style para medyo tumagal ang buhay ng Mariposa strings sa standard na bridge, medyo komplikado pero baka lang trip nyo dahil ever since taga ito ginagawa ko eh. So try natin ha, kung makipakita ko sa inyo. Ganyan ang pagbukas ng Mariposa eh. Alisin nyo lang ito. Yung una, wala, madulas. Tapos, ikot nyo, kalas yan. Ayan. Alisin natin kalat natin. Ito ang kailangan natin dyan. Ang ginagawa ko dyan, pinuputol ko na, inaalis ko na agad yung bola. Ayan. Ipitin nyo lang yan. Yung alog hanggang alog. Tapos ikot nyo lang ito. Tapos ikot nyo lang, ilulup nyo yan dito. Yan yung kasi pinaka ideal na style na pag-twist para sa akin eh. Parang yung mga laso ng mga cowboy. Bali, ang principle niya eh, pag hinihila mo o binebend mo, sumisikip lang, paikot dun sa bola. Nawawala yung ano, yung tension dito sa pinakapuno. Kasi nakisikip lang siya eh. Flying pa. Sikipan natin ng konti. Binend nyo. Ayun, nasisikip siya. Ngayon, para sigurado kung hindi siya kakalas, may style na bag-lock dyan. Ayan. Pinakadulo, iipit nyo rin sa pinakabola.
yung finished product niyan. Ayan siya. Ngayon, sobra-sobra. Iputulin niya para safe. Komplikado, no? Pero, tsaga-tsaga lang talaga ako dati. Para, mababa ang buhay ng Mariposa strings natin. Ayun na putol ito. Kailangan na isang cutter pa. Ayan. Ayan yung finished product natin. So, hanggang sa susunod na episode, maraming salamat po. Eh, ito naman yung suggestion lang. Kung trip nyo lang. Pero kung ayaw nyo, okay lang din.